Hello everyone! Welcome to my channel. So mga mami, bagong panganak ka ba na merong tahi sa iyong puwerta? Ikaw ba ay nag-worry kung gaano ito katagal gumaling? Or wala kang idea kung ano yung mga paraan na pwede mong gawin para mapabilis ang paghilom nito? Well mami, huwag kang mag-worry dahil dito sa video na to, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga paraan na ginawa ko para mapagaling yung tahi ko in just 7 days. Yes mami, in just 7 days, nakakalakad na ako ng maayos. And talagang naghilom na yung tahi ko sa puwerta. So if you are interested, just keep on watching. But before that mga mami, please don't forget to subscribe on this channel and pakiclick na rin po yung bell button para ma-notify kayo whenever I have uploads. So let's begin! But before I start, etong mga paraan na i-share ko sa inyo mga mami is ni-research ko dahil nga wala rin akong idea as a first time mom and syempre, ginay din ako ng parents ko and yung mga kaibigan kong mga mami din para mas mapabilis kong mapagaling yung sugat ko. Unang-una dyan mga mami is maglalagay kayo ng ice pack sa inyong puwerta. So for example, yung yelo po, babalutin nyo po siya ng towel. Tapos yun po yung ilalagay nyo sa inyong puwerta. Gawin nyo po ito ng 10 to 20 minutes or kung hanggang kailan nyo kayanin yung lamig. Ang effect po kasi nito is nababawasan po yung pamamaga ng inyong puwerta. Gawin nyo po ito as soon as possible habang kayo ay nasa hospital para mas mabilis ma-reduce yung swelling ng inyong tahi. Pangalawa po is huwag kayong basta-basta gagalaw. Dahan-dahan lang po yung galaw. Siyempre isipin nyo, may tahi kayo, may sugat kayo. So, dahan-dahan lang po yung kilos. And ang pinaka-importante, huwag na huwag po kayo munang magbubuhat ng mabigat. So, ipaubayan nyo po muna sa mga kasama nyo or sa asawa nyo yung pagbubuhat ng mga gamit nyo. Kung kayo ay magbubuhat, possible po na umire kayo dahil sa sobrang bigat ng binubuhat nyo. So, masama po yun dahil nga sariwa pa yung sugat, posible pang bumuka ang tahi. Pangatlo po, mami, is gumamit po kayo ng comfortable underwear o kaya panties on the first few days ng inyong pagpapagaling para mas mabilis matuyo ang inyong sugat. Dahil, mami, kung napapansin nyo, pag kayo po ay may sugat, tapos lalagyan nyo ng gauze, ang nangyayari sa sugat, nagmo-moist, nababasa, hindi siya agad-agad natutuyo. Unlike kung ang yung sugat nyo is ini-air dry nyo lang siya, pinapabayaan nyo lang siyang nakabukas, kung mapapansin nyo, mabilis matuyo ang sugat kapag ganun. So, ganun din po sa ilalim. Kaya importante po na ang gagamitin nyo is breathable and comfortable underwear para mas mabilis matuyo ang sugat. Pang-apat po, mami, is magpalit po kayo ng napkin or sanitary pad every 2 to 4 hours. Or kung kinakailangan na. For example, puno na po yung napkin nyo, palitan nyo na rin po. Huwag nyo nang intayin yung 4 hours. Magpalit po kayo ng madalas para maiwasan nyo rin yung infection and mas matagal po kasi gumaling ang sugat kapag moist and wet yung environment. Sorry po, kailangan ko nang isama si baby dahil hinahanap niya na ako. So, pag lima na po tayo, try nyo po mga mami, kapag kayo ay iihi, try nyo po tumuwad. Para po yung ihi, diretso na po siya doon sa bowl. Para po hindi na po dadaan yung ihi nyo sa inyong puwerta at sa inyong tahi, para hindi na rin siya mahapde and hindi na rin siya malagyan ng ihi. Kasi syempre, madumi din ang ihi eh. Additional po, try nyo pong uminom ng maraming tubig para po hindi maging concentrated yung ihi nyo. Kasi the more concentrated yung ihi, mas mahapde. And pag kayo po ay ihi, gumamit po kayo ng wet wipes. Huwag po yung mga toilet paper po yung gamitin nyo. Kasi ako, trinay ko siya eh. Kahit na malambot po yung toilet paper na ginagamit ko, masakit pa din siya. Iba pa rin po yung lambot ng wet wipes. Kahit na wet siya, nakakatuyo naman. So, yun muna yung gamitin nyo habang sariwa pa yung sugat. Pang-anim po mga mami, ito po very effective to sa akin. Ito talaga yung pinaka-favorite kong gawin. So, ito po yung sitz bath. So, if you are not familiar with this, ito po yung ilulubog nyo po yung mismong puwet nyo, puwerta nyo, sa isang maligamgam na tubig. So,
So ako po, kapag ginagawa ko to, ang ginagamit po namin yung pinakuluang dahon ng bayabas. Kasi po ang bayabas is merong antibacterial effect, kaya yun na lang po yung ginagamit namin. Pwede nyo rin pong gawin yun or pwede rin ordinary maligamgam na water lang kung saan kayo komportable. Ako po kapag ginagawa ko yun, naglalagay lang po ako ng maliit na basin doon sa bowl, then doon po ako umuupo. Pero kung afford nyo naman, mami, meron pong nabibili talaga na parang basin pang sitz bath. Ang effect po kasi nito is nakaka-relief siya ng pain and nakaka-relax. And para sa akin, nakakatulong din siya sa pagdumi ko. Kapag ginagawa ko siya everyday, magaan yung pagdumi ko. So gawin niyo po siya, mga mami, 10 to 15 minutes everyday bago kayo maligo. Or kung hanggang kailan nyo gustong ibabad, pero safe na po yung 15 minutes. Tapos ito pa, mami, huwag nyo siyang gagawin 24 hours after mong manganak. Kasi nga, sariwa pa yung tahi mo, meron ka pang sinulid, kumbaga meron ka pang tahi. Kapag ganun, mami, pag sobrang init nung tubig na pagbababaran mo, pwede pong malusaw yung tahi. So it is not advisable na gawin 24 hours after birth. O, diba may magulo sa tabi ko? Pangpito naman po, mami, is kung matutulog kayo or yihiga, try nyo po ang side-lying position lang para maiwasan po yung pressure doon sa sugat. And kapag kayo naman po ay uupo, huwag po kayong umupo sa mga hard surface and mas mainam po na gumamit kayo ng unan para mas komportable and hindi po masakit. Yung ibang mommies na napagtanungan ko, ang ginagamit po nila is yung neck pillow. Kasi po yung neck pillow, di ba po, meron siyang butas sa gitna. So, yun po yung nilalagay nila sa puwet nila. Tapos yung butas sa gitna, tinatapat po nila sa puwerta nila. Para po, hindi direct yung pressure doon sa pag-uupuan nila or doon sa sofa. Pangwalo po, mami, is iwasan nyo po yung ma-constipate kayo. Kasi syempre, kapag constipated, matigas yung tae. And kapag matigas ang tae, syempre hindi nyo po maiiwasan na umirig kayo, lalo na kapag nasa trono na kayo, mga mami. Ang pag-iri po ang iiwasan nyo, mami, it's a big no-no po. Dahil posible pong bumuka ang sugat and very dangerous po iyon. So para maiwasan yun, uminom kayo ng maraming tubig para mapalambot yung tae. And iwasan nyo po yung mga pagkain na nakakapagpatigas ng tae. Especially yung mga meat. And kumain kayo ng mga pagkain nakakapagpalambot ng tae tulad ng papaya. Kung sakaling matigas na talaga, nahihirapan na kayong magpupo, pwede naman po kayo magpareseta sa inyong OB ng mga laxative or pampalambot ng tae. Sa totoo lang, mga mami, mahirap sa feeling yung constipated ka, yung ang tigas-tigas ng taeng lalabas sa'yo. Tapos may sugat ka pa sa puwerta, naku, mami, yung feeling na parang mga nganak ka ulit, ganun talaga yung feeling kasi parang ang laki nung lalabas. So mahirap, mami, iwasan nyo po talaga yung ma-constipate. Ako, mami, once ko lang na-experience yung na-constipate ako nung first day ko lang after kong manganak. Kasi mahilig ako sa tubig, tas mahilig ako sa sabaw kasi nga nagpapagatas ako. Kaya yung mga sumunod na pupo ko na sumunod na araw, malalambot na sila lahat. So, never ako namang naka-experience ng constipation. Pang shampoo, mami, is yung mga doctor advice or doctor's order sa inyo. Like, pag-inom ng pain reliever at saka pag-inom ng antibiotic. Yan, importante po yun, mami. Tapusin nyo po yung antibiotic nyo and uminom po kayo ng pain reliever. Yung mga pain reliever na nire-reseta sa atin ng doktor is anti-inflammatory din. Ibig sabihin, para mabawasan yung pamamaga. So, importante po na i-take nyo yung mga order ng inyong mga doktor. And syempre, panghuli, mami, is bawal na bawal pumunang makipagtalik or makipag-sex for the first 6 weeks ng inyong recovery. Yan, kung kaya nyo naman pong iwasan and kailangan nyo pong iwasan, iwasan nyo po muna. Kasi syempre, meron kayong tahi, meron kayong sugat. So, kawawa naman po kayo, mami, diba? Intay-intay lang po muna si Mister ng kahit 6 weeks. Yan, safe na po yan. Kapag kayo ay nag-follow up after nyong manganak, pwede kayo magtanong sa inyong OB kung kailan kayo dapat makipagtalik. So ito, mami, na shinare ko sa inyong mga paraan is ginawa ko and I find it very effective sa pagpapagaling ng tahi ko sa puwerta. And yung sinabi ko kanina, hindi po talaga ako nagbibiro. In just 7 days, talagang nakakapaglakad na ako ng maayos. And nung kinapa ko yung sugat ko, parang sarado na siya.
One week after kong manganak, nagpa-check up ako sa OB ko, and talagang close na nga yung sugat ko. Wala na daw tahe, wala na daw sinulid. So talagang napagaling ko yung sugat ko ng mabilis. So mga mami, kung gagawin nyo po yung mga advices ko or yung mga tips na ibinigay ko ngayon sa inyo, be sure lang po na meron kayong disiplina and seseryosohin nyo po talaga na gawin yung mga bagay na yon. Kasi po mami, nasa sa inyo rin po yan kung gaano nyo kabilis or mapapabilis yung paggaling ng inyong sugat sa puwerta or tahe sa inyong puwerta. So mga mami, if you find this video informative and nakatulong po sa inyo, please hit the like button and share this channel. And don't forget to subscribe this channel and click the bell button to get you notified whenever I have uploads. So this is the end of this video. See you on my next vlog. Goodbye!